Alam mo, Stanley? Oh. Pagsabihan mo ngayon mga kabatch mo. Bakit? Ano naman ginawa namin mga Gen Z's? Wow. Sheesh! Oh, Gen Z, Gen A. Gen A, pare. Hindi, kasi nababasa ko sa Facebook and Reddit. Oh, talagang Gen Z mga Reddit eh. Oh. Anyway, nababasa ko, mga new car buyers, nagpo-post doon, nagtatanong sila, ano ba dapat namin bilhin? Ngayon, kung ang sasabihin lang isa sa mga choice nila ay 5-seater crossover, bubudurin sila ng mga kabatch mo, ng mga Gen A to Z. Bubudulin sila para at sasabihin, pumili na lang kayong 7-seater. Bakit? Ba't mo biglang ipipilit na 7-seater? Eh, kung ang tinitingnan nila, mga 5-seater lang. Di ba? Alam mo, tayong mga Pinoy, meron tayong extended family. Minsan kasama mo sa bahay, si lolo at lola, tito, tita. Minsan nga, pati si Inday, part of the family, sabi ni tatay. Pero sa bagay nga, no, tama ka kasi, minsan, isang buong compound nga dito sa atin, magkakapamilya, magkakamag-anak, di ba? So, sige, 1 point sa mga Gen Z mo. Sheesh! Oh, kaya nga, ang comparo natin ngayong episode ay ang Suzuki Ertiga GLX Hybrid versus the Mitsubishi Xpander GLS. Non-hybrid. Oo. So, tignan natin, no? Anong mas maganda sa kanila. Mm. Pero yung Xpander, no? Non-hybrid to. So, hybrid versus non-hybrid. Pero pareho may X. Oo. Pero titignan natin anong bibigyan ng checkmark dito sa comparo na to. I'm your host, Stanley Chiang, yung senpai ng turbuhan. At ako, si Vincent Villa, senpai ng... Tulugan. Tulugan. Like and subscribe to our YouTube channel. Click the bell icon para like yung makauna sa mga latest videos ng Philkotse. O tara, intro, pasok. Kotse ba? Philkotse na. Tining, tining, tining. Kotse ba? Philkotse na! Simulan natin sa presyo. The Suzuki Ertiga Hybrid GLX ay nagkakalaga ng 1,153,000 pesos. At ang Mitsubishi Xpander GLS ay nagkakalaga ng 1,198,000 pesos. So, between them, 45,000 pesos difference. Ah, bilis mo rin ah. So, siyempre, in-check ako eh. Magaliw sa math. So, tapos na tayo sa presyo. Tingnan naman natin ang sukat ng dalawang ito. Sige. The Mitsubishi Xpander measures 4,595 millimeters long, 1,750 millimeters wide, 1,750 millimeters tall, 2,775 millimeters na wheelbase, and 225 millimeters na ground clearance. Ang Suzuki Ertiga naman ay may haba na 4,395 millimeters, 1,735 millimeters wide, 1,690 millimeters tall, 2,740 millimeters ang wheelbase, and 180 millimeters ang ground clearance. So Stan, no, based sa kanilang numbers, the Mitsubishi Xpander is longer, wider, and taller than the Ertiga. Basically, mas malaki siya in all areas, lalo na sa ground clearance. Kasi, kita-kita nyo, laki ng gap dahil 45 millimeters ang advantage niya over the Ertiga. Okay. So, pag-usapan natin, exterior. Oo. Okay, so dito muna tayo sa Mitsubishi Xpander. Makikita nyo, it's very edgy, literally, kasi ayan yung design cues nyo. Tapos, medyo revised na rin siya from the previous model dahil bago na ang kanyang grill, may mesh dito, tapos T-shape na ang headlights. Yung nga sasabihin ko, in case nakalimutan nyo, redesigned na ang headlights niya. T-shape na siya. LED ang headlights and DRL, pero ang fog lights, halogen. Oo, yun nasa baba. Orange pa rin yan. So, tingnan natin yung makina. Ah, sabi ko, kala ko sides na eh. Hindi, makina pa pala. Makina. Okay, buksan ko. Okay, so Stan, dito naman tayo sa makina, no? Pareha sila ng Ertiga na may 1.5 liter engines. Pero ito, hindi hybrid. Pure combustion engine lang. Power figures niya ay 103 horsepower, with 141 newton meters of torque at nakakabit 'yon sa 4-speed automatic to the front wheels. Ngayon, ang fuel economy niya ay nasa 8.3 kilometers per liter sa city at around 20 kilometers per hour. So, ma-traffic pero hindi sobrang traffic. Tapos sa highway naman, nakakuha ito ng 17.5 kilometers per liter at wala kami average speed kasi nakalimutan namin. Pero 'yon, 17.5 kilometers per liter sa highway. So, sarayan natin. Oo, oh, Gedli na. Tama, Gedli na. Oh.
Okay, so dito naman tayo sa harap ng Ertiga Hybrid. So makikita mo stand, no? Compared sa Xpander, mas demure yung design nito. And ang nagustuhan ko dito, yung chrome niya, medyo focus sa isang area lang. Dito lang, oh, sa grill. Na-revise, tapos may extension lang dito sa headlight. Oo. Automatic halogen ang headlights at ang fog lights. Pero yung fog lights, di automatic, ah. Oo. So ano, tingnan natin makina. Makina, oo. So, ito ang makina ng Suzuki Ertiga. Makikita nyo, meron pa rin tayo kasi hybrid lang to. Mild hybrid. Dahil it's a 1.5 liter engine with a 12-volt lithium-ion battery na may integrated starter generator and meron siyang engine auto start-stop for better fuel efficiency. Ang power figures ng engine ay nasa 103 horsepower and 138 Nm of torque paired to a 4-speed automatic. So, Stan, hulaan mo, ilan ang fuel efficiency nito? Matipid sa gasto, no? Medyo. Oh, kasi hybrid, eh. Oo. Oo. Pero yun, sa highway, no, nakakuha siya ng 19.5 kilometers per liter. Tapos sa city, umabot kami ng 14.5 kilometers per liter. Pero medyo may daya kasi hindi ganun ka-traffic yung dinaanan. Pero kasi sa test ko, pag ganung mga medyo light traffic lang, ang usual cars ay nakakaabot ng 10, 11. So ito, nakaabot ng 14. Effective talaga yung pagiging mild hybrid niya. Okay. So ano, gedli na. Gedli na. Pero sara muna. Oo. So dito tayo sa paboritong part ko ng Xpander. Bakit ko siya paborito? Dahil dito sa no, itong character line na to, sobrang unique kasi mukha siyang kutsilyo. Nag-extend siya hanggang dito sa taillight. Tapos gusto ko rin itong floating roof line niya. Medyo ano na siya, medyo gas-gas na to be fair. Pero kasi ang ganda pa rin ang execution ng floating roof line dito sa Mitsubishi Xpander. Okay. Talagang matalas nga yung gilid ng Xpander na to, no? Oo. 17-inch, two-tone alloy wheels. Yung gulong niya mukhang shuriken o ninja star, di ba? Doble talas, no? Oo. Kuchilyo, shuriken. Oo. And then, power folding side mirrors na may chrome. Pero sana, iniba yung atake kasi nga medyo luma na yung may chrome na ganyan. Okay. Okay pa yung chrome dito sa may windows tapos sa door handles. Oo. Pero kasi yung sa side mirror, ang laki, no? Mm. Parang sana ginawa na lang accent yung chrome doon. Pitik lang ng chrome. Oo. Ganon. Wisik-wisik lang ng chrome. Okay. Sa likod. Sa likod. Kaya ba mag-moonwalk? Hindi ako marunong, eh. Ito naman tayo sa Gedli. Oh, Gedli, Gedli. So, alam mo, Stan, ang nagustuhan ko dito sa gilid ng Ertiga, yung character lines niya. Kasi itong dalawang to, di ba, straight yan. Mm. Pero hindi tulad sa mga typical cars na, kunyari, ito, may slope, tapos pantay dito. Sa kanya, may kurbada dito sa gitna ng dalawang linya. So, medyo para siyang legs na, alam mo yun. Ah. Parang legs na may muscle. Ang ganda, eh. May kurba. Oh. Tapos may floating roof line pero hindi siya kasing angas ng floating roof line na Xpander kasi ito medyo flush to the body lang, medyo kulang ng konting contour. Pero yun, okay din naman. Oh, pero alam mo, maganda yung kombinasyon ng two-tone 15-inch alloy wheels. Tapos meron siyang automatic power folding side mirrors. And speaking of side mirror, dito papasok yung sinabi natin sa Xpander. Yung side mirror niya, walang chrome. Oo. Body color lang. Mm. So, alin mo yun, mas maganda tignan. Eh, ang chrome nandito lang, oh. Wisik-wisik lang ng chrome to, Oo, yun ang maganda, no? Yan, oo. Oh. Doon tayo sa bumper. Bumper? Oh, sa rear likod. Bumper. dito tayo sa likod. Dito tayo sa likod. Oo. Oh. Sa pa tayo ng sinabi. Pero dito sa likod, makikita niyo ang revisions ulit sa Xpander. Meron na naman siyang T-shape dito sa may taillight. And makikita nyo dito sa kanyang pattern kapag naka-on ang clearance light or gabi na. Tapos, revise din ang kanyang design sa lower bumper. No. Wala ang paborito nating powered tailgate. Manual to, pero may mga tricks tayo dito sa likod. Anong tricks yan? Walang, siyempre. Walk the dog? Hindi naman walk the dog. Yoyo. Pagbukas mo rito, meron tayong lagay ng sapatos para hindi mga yung mga nilalagay nyo rito sa likod. Oo, diba? Kasi pwede mo lagay dyan sapatos or yung mga mababahong ano binili sa palengke, di ba? Kung mabilis kang namili, diyan mo lang ilalagay. Diyan, oo. Tapos siyempre, yung size. Oo. Kasya pa rin medium to ano. Medium size? Hindi, kasya. Isang ano lang, kumbaga isang maliit na maleta. Well, pag ganyan, no. Pag ganun. Hindi, mga dalawang maliit. Oo. Tapos isang medium size, ganun. Pero ang maganda kasi dito, may dalawa siyang setting. Itong yan. So kung medyo ano, ang nakasakay sa third row ay mga kadete, mga straight body, pwede silang nakaganyan yung upuan. So, mas medyo mas may space ka towards the cargo.
So, yung sa likod, yung sa third row, pwede umupo yung mga straight saka hindi straight. Ang likod. Ang likod, ha? Tumalsik tuloy yung lamay ko, Stan. Grabe ka naman. Bakit? Pero yun, pag pinol natin siya, siyempre, maluwag. It's very flat. Oo. Flat as pack. Oh, maluwag siya. Ikaw nga pumasok para talagang maluwag. Ayoko. Mahihirapan na lumabas eh. Pero try mo nga i-fold yung isa lang sa second row. Kung mag-aano rin siya. Hindi, gusto mo na ito. Ito. Try mo i-fold lang yung isa kung flat pa rin siya. Okay. Oo. Yan. Oo. Flat pa rin. So pag naglagay ka ng mahahabang bagay dito, hindi including ang mahaba kay stand, so kasyang-kasya, hindi ka magkakaproblema. Ano, pwede ka magtanim ng palay, sobrang diretso eh. Sobrang straight eh. O tara, pasok na nga tayo, cold mustan. Dapat talaga mag-dance lesson na tayo eh, no? Pero alam mo, Stan, ang medyo interesting dito sa rear is the design itself. Kasi ito, yung bagong taillight design niya from the previous generation, hindi ako totally sure kung gusto ko siya or hindi. Kasi para siyang kinuha sa ibang brand na look. Pero yun, hindi ko sure kung bagay siya rin sa harap eh. Tapos ito, may chrome piece dito, tapos parang merong konting lagayan dito na, ayun o, pwede kang magpatong dyan ng cellphone eh. Papatong mo ba talaga? Hindi. Eh, pero di ba? Kunyari, may juice ka ng vape, pwede dyan. Pero kasi mukha talaga siyang patungan, lip spoiler na nga halos eh, tinatawag ni Martin dyan eh. Kaya hindi ako sure sa design kung gusto ko siya or hindi. More of on the fence lang ako. Oh, okay. Ako, kontento na ako dito sa mael na design ng taillights natin na LED. Ito, may L, manual. L for LED, no? L, oo. Ito, manual tailgate. Tapos ito ha, unusual yung wala kang cladding sa likod. Ah, tama. Diba? Kasi body color siya eh. Oo. Diba? Tapos yung wisik-wisik ng chrome niya dito talagang konti lang. Actually, hindi consistent yung wisik ng chrome, no? Oo. Kasi yung nasa harap, medyo malaki dito, sobrang slim. Tapos yung nasa gilid, door handles lang. So, medyo inconsistent. Tapos yung sinabi mo sa body cladding, etong part na to, dapat nga, usually, body cladding na to, black na plastic, di ba? Oo. Pero sa kanya, body color pa rin. Kaya, kung gusto maging adventurous sa rough roads, medyo hindi recommended dahil body color yan. Yung gagasgas yan. Pero okay din naman, no? Kasi mababa loading height. So, pag magbubuhat ka, medyo ilayo mo lang ng konti para hindi magasgasan. Pero tingnan natin, no? Buksan natin. Manual tailgate. Mababa nga, no? Baba, kasi diba? Nandito lang, eh. Baba lang. Tapos, may lagayan ka rin dito. Ah. Yan. And, ang maganda dito, Stan, hindi tulad sa Xpander na isang buong flooring yung inaangat mo. Dito, may separation. So, pwedeng itong side lang ang buksan, pwedeng yan lang. Yeah. Papansin mo, mas maluwag yung dito sa loob. Ah, compared dun sa Xpander. Alam mo kung bakit. O, bakit? Kasi, yung sa Xpander, meron kang compartment dito. Parang ito lang, itong gitnang portion lang, yung ano niya, yung lagayan. Compartment. Tapos yung gilid, open area siya. So parang nandito lang sa gitna yung may takip. Kaya dito mas maganda buong flooring malalagyan mo ng gamit. Pwede ka maglagay ng mas mahaba. So yun, mas pwede ka maglagay dito ng mas mahahaba na nakatago. Okay. So kahit na ilagay mo yung sapatos ni Shaq or ni Jokic, tapos maglaro eh. Oh, hindi mangangamoy sa cabin niya. Mangamoy. Oh, okay, sige. Pero in terms of space naman, kasyang-kasya ang small to medium size suitcase dito sa likod with the third row up. Okay. Ngayon, i-flat natin yung third row. Tsaka in terms of vertical space, no, para mas magandang opening dito sa Ertiga kesa dun sa Xpander. Sorry, pinapawisan ako. Pero mas maganda nga yung vertical space niya. Mas makakapaglagay ka ng taller bags and cargo. Oo. Eh, pag tinupi natin yung third row seats, tignan natin. Pero itutupi ko yung second row kasi medyo misaligned. Maganda, flat din siya. Yun nga lang, medyo problem kapag pinupuno mo etong pivot for reclining kasi nakaangat siya eh. So kung buong width niyan lalagyan mo, medyo magiging sagabal yung ganito. Hindi naman masyadong ano to eh, hindi naman masyadong bothersome to. Well, yun, hindi siya bothersome. Pero kapag ang ilalagay mo, kunyari, dalawang balikbayan box, which is kasha dito, kasha dyan. Yun nga lang, magkakaproblema din yung ilalim dahil may umbok, para may humps na lalagpasan. Okay. Tapos ang maganda, yung second row, pag finold,
flat din naman. Okay, fold natin. Fold! Kita nyo, maluwag. Kaso yung isang single na kutsyon. Kala ko, isang single na tao. Eh, single na kutsyon. Okay, John. Pero, ang comment ko lang, medyo nakapaangat. Parang pag naglagay ka ng gamit, instead na flat siya, medyo nakaganon. So, although hindi naman siya magiging issue, dahil wala naman ilalagay na sobrang haba, unless may surfboard. Pero yun, yun lang napansin ko. Oo. Pero okay naman siya. Oo, ayos, di ba? Alalay na lang pagka medyo mangat ng konti. Oo. Di ba? Oo. Third row. Sige. Si Siksik na kita ron. Nandito ngayon sa third row ng Xpander. Meron tayong cup holders, magkabilang dulo. May cubby holes dito, tsaka dito. And meron tayong 12-volt socket. Wala tayong aircon vent sa likod, pero dahil sa second row, apat naman yan. Yung dalawa dyan, pwede rito sa third row. Medyo spacious siya, pero ako, ire-recommend ko bata sana na sa third row. Kasi pag matangkad ka, medyo yung legroom mo, hindi ganun kaluwag. Yung headroom mo, saktong-sakto lang para sa akin na 5'6 ang height. Nandito tayo ngayon sa third row ng Ertiga Hybrid GLX. Okay? Napansin ko rito pag upo ko, walang bolstering sa likod. Diretso lang. Tapos hindi ito yung suede material. Mas maganda yung material yung nasa Xpander. Tapos may cup holder tayo rito. Hindi tulad nung sa Xpander. May mga cubby holes. Tsaka may 12-volt socket sa Xpander. Dito wala. Okay? The leg room is okay. Pakiusapan na lang sa nakaupo sa second row. Headroom is okay din. Pero talagang hindi siya masyadong komportable yung sa third row compared dun sa Xpander. Pag long drives, may hirapan ka. Kailangan mo makipagpalitan sa nakaupo sa gitna. Pero kahit na walang bolstering dito sa likod ng third row ng Ertiga, eh tulad nung sa Xpander, may konting, pwede mo i-recline ng konti para maging komportable ka. Yan. Okay. Second row naman ako. Dito, Vincent. Oh. Ayos ba ako rito? Oo, lumayos ka na dyan. Oh, sige. Dito sa second row, maluwag ang legroom, maluwag ang headroom. Meron tayong padded armrest dito. Tapos may mga bottle holders. May center armrest. Ito. Yan. May dalawang cup holder. Sa taas naman, may apat na aircon vents. Malamig ang aircon, syempre. Lahat naman ng bagong sasakyan, malamig ang aircon. Meron tayong USB port at Type-C na charger. So, Tito Vincent, kumusta ka dyan sa harapan? Okay. Nandito ngayon sa second row ng Suzuki Ertiga Hybrid GLX. Okay? The material, hindi siya suede tulad nung sa Xpander, no? Okay naman siya, komportable naman ang upo ko rito. Meron tayong soft touch material dito sa elbow. Yung elbow rest natin, may center armrest pero walang cup holders. Kasi sa Xpander meron eh. Tsaka ito parang armrest lang talaga. Parang ano siya, nakakatakot na yung pag nagalit ka, hindi mo pwedeng sabihin na pwedeng gawin yung dito eh. Parang masisira. Armrest lang talaga to. Wala siyang cup holder eh. Yan. Okay? Meron tayong 12-volt socket dito, hindi tulad nung sa Xpander na may charging ports. So, mahirap ka mag-charge dito. Pero, tulad nung sa Xpander, meron tayong apat na aircon vents dito sa second row. Bago magkalimutan, legroom is okay. Maluwag, oh. Headroom is okay. Tito Vincent, natural mo ba yung sitting position na yan? Hindi, actually, ito yung natural ko. Ayan, maluwag pa rin. Legroom is okay. The headroom is okay. Ito yung totoong sitting position. Oh, eh, di, maluwag pa rin eh, kahit na sinagad mo kanina. So, Tito Vincent, kumusta ka naman dyan sa harapan? Ha, it's very nice here, sir. Okay, so nandito tayo ngayon sa harap ng Mitsubishi Xpander. What's up, Stan? Mm. And makikita mo, very premium ang appeal nitong Xpander and mas modern siya. Meron siyang, actually, ang tawag dito ni Martin, tritone. It has a tritone theme dahil meron tayong brown leather, silver aluminum accents, and then may black leather tayo dito sa may steering wheel and medyo leatherish texture and medyo leatherish na texture dito sa doors. Although meron din tayong padded armrest, tapos dito sa doors makikita nyo sa may window controls meron tayong carbon fiber accent. And then meron tayong bagong steering wheel na meron na siyang cruise control. Very very nice touch.
Tapos meron pa rin analog gauges with a trip computer. Yun nga lang, medyo ironic for a modern dashboard dito, no, Stan? Maliit yung touchscreen natin. 7 inches lang. Sinuwat ko yan eh. Kasi ito, tas ayun. So medyo... May ruler ka, ha? Oo, meron akong ruler. So yun. Pero okay naman to. So yun, no. 7 inches lang to. And meron, although meron siyang Apple CarPlay and Android Auto, medyo hindi ako satisfied sa kanyang interface kasi feeling ko outdated na siya eh, no? Hindi siya kasing modern nung iba. Tapos, dito sa baba, meron tayong aircon na manual pero digital ang display. And ang gusto ko dito, malapit sa driver yung fans control. So, ayan. Oo, kita mo na. Very intuitive. Diba yung nagaganon talaga? Oo. Nararamdaman mo. Ganon talaga. Ano. Oo, yan. Oo, diba? Tapos, dito sa ilalim, meron tayong second floor, kumbaga, para sa mas maliliit na gamit or kunyari, dito mo ilagay yung mga parking ticket or yung easy trip RFID, ganyan, easy trip cards, auto sweep, ganon. Tapos meron ditong cubby hole para sa barya kasi hindi siya suitable for phones dahil ito, iPhone 13 Pro Max, hindi siya kasha, lumulutang siya. Tapos kapag ginawa mo naman ganito, medyo awkward siya kunin kasi nandito na siya sa mga shifter. So, yun. Anyway, move tayo dito sa shifter area na napakaganda kasi meron tayong flat silver and ayaw ng marami, ayaw ni Martin, ayaw ni Jacob, etong piano black accent. Although sa akin, okay lang siya this time around. And then, maganda dito, meron tayong electronic parking brake with auto brake hold. Ang ginagawa niyan, kapag nasa stoplight ka, hindi mo na kailangang mag-shift to neutral and magtaas na or shift to park and magtaas ng handbrake. Kasi itong auto brake hold, i-engage niya ang parking brake talaga kapag naka-full stop ka na. Tapos, kapag kailangan mo na mag-go or naka-green light na, tap ka lang sa throttle, bibitaw yan. Very smooth. Hindi mo na kailangan mag... hindi mo na kailangan magmadali dahil nag-green. So, yun, wala na ako, may sound effects ka pa eh. Siyempre. Tapos, ayun, meron tayong magandang shifter dito. Very, hindi mo na kailangan manibago sa kanya. Tapos pagdating naman dito, meron tayong padded armrest na napakaganda and brown ang color. And ang isa pang maganda dito sa Xpander is marami siyang cubby holes. Makikita nyo sa pinto, meron siyang isang main bottle holder and attached and smaller bottle holders. Tapos dito, meron tayong glove box and may cubby hole dito with a divider. So, para hindi gumaganon-ganon yung mga bagay na gusto mong nandito lang na malapit sa driver. So, yun, no? Tignan natin. Doon naman tayo sa Ertiga. Bakit? Bakit? Compare to eh. Ay, compare ba to? Oo. Kala ko drive na agad. Hindi. Mamaya pa tayo magdadrive. Hindi talaga magaling sa trabaho ko ito. O, tara. Doon tayo sa Ertiga. O, sige. Okay, so mga ma'am, sir, dito naman tayo sa front row ng Suzuki Ertiga Hybrid. And makikita nyo, it's a bit less premium than the Xpander dahil dual tone na lang siya, hindi tulad doon na tritone. Pero ang gusto ko dito, may bias kasi ako dito, yung wood veneers. Makikita nyo dito sa dashboard, sa door panel, and dito sa steering wheel. Bias ko yan kasi hindi dahil K-pop idol sila, pero dahil lumaki ako during the 90s na pag may ganitong wood trims, ibig sabihin, mamahalin yung sasakyan. Tapos, ang maganda dito, meron na tayong cruise control dito sa steering wheel. And yung trip computer dito sa gauge cluster natin is a bit more modern looking than that of the Xpander. Tapos, pagdating naman dito sa center of the dash, meron tayong bigger touchscreen with Apple CarPlay and Android Auto. Hindi ko lang nadala ng cable. Sorry. Hindi ko lang nadala yung cable ko ngayon so hindi ko matry yung Android Auto and yung Apple CarPlay. Pero mas malaki yan dito for sure. Kasi ayan o, ito yung screen o, sagad halos less than a finger yung bezel ng touchscreen. Ngayon, ang maganda pa dito, meron tayong automatic aircon. Ibig sabihin, automatic mag-a-adjust yung fan control depende sa naset mong temperature. So, nyari ito, nasa 20 degrees. Kapag inoto ko, sense niya kung nasa 20 degrees na ba yung temperature ng cabin. Pag hindi, ayun o, tinaasan niyo yung fan speed. Tapos, kunyari, low. So, ang low, mga nasa 15 degrees yan, 16. Ayan, nilalakasan niya lalo. Dahil automatic nga. Tapos, patayin na natin dahil hindi niyo na maririnig. So, yun. Tapos, ang kaibahan dito from the Xpander is this lower center console. Dahil, mas mababa nga siya. And,
meron din, wala rin siya masyadong electronic features dahil meron tayo ditong manual handbrake. Wala tayong auto brake hold. Tapos, pero maganda dito, mas accessible ang cubby holes dahil nandito siya. Ayan, madali lang ilagay ang phone. Tapos susi. And meron tayo ditong USB with aux port. Tapos isang 12-volt socket. Ngayon, dito sa kanyang, ang laki ng susi ng Suzuki, no? Dito sa kanyang cup holder sa harap, meron tong air ventilation. Para, with controls pa yan, ha, may binubugang hangin yan para stand yung, kunyari, meron kang tubig. Usually kasi magiging warm lang yun, din, di ba? Pag may ganitong aircon, hindi siya magwa-warm. Hindi naman siya magiging ice cold, pero at least medyo may konting lamig. Hindi siya yung warm state. And then, pagdating dito, meron tayong shifter, tapos wala tayong masyadong accent dito sa center console dahil puro plastic na siya. In terms of seating naman, magandang seating position. And ang napansin ko lang, dahil nga yung sinasabi ni Stan na hindi suede material, medyo mas madulas dito compared dun sa Xpander. And mapapansin nyo, it's a, well, hindi nyo mapapansin dahil hindi kayo nakasakay. Sorry. Pero it's a bit of a step down literally from the Xpander dahil ang view and seating position mo dito mas mababa dahil nga sa lower ground clearance. Tapos yung seat niya medyo mas firm, hindi siya sofa-like tulad nung sa Xpander. And ano pa bang masasabi natin dito, Stan? Oh, meron nandito sa kabilang gilid ang parking sensors and ang controls for the engine auto start stop. Pero yun nga no, overall, ang maganda dito sa Ertiga is yung contact point mo, main contact point is leather. Tapos meron kang premium wood veneers and meron kang cruise control. Sa pa nga pala, yung door panel armrest, eto, sa Xpander, this is leather and padded. Dito, padded din naman pero cloth type siya. So, over time, dudumihan mag-accumulate ng dust and lilibag. Medyo mas tricky linisin kaysa dun sa Xpander na leather. Wipe-wipe lang, okay na. Ito, kakapitan kasi dahil nga tela siya. So, yun lang. Ano, Stan? Okay, mag-drive na tayo. Mag-drive na tayo. Mm. Magda-drive ako hanggang Visayas. Joke lang, kailangan mo ng Roro dun. Visayas sabi nyo. Visayas sabi nyo. Oh, pwede. For safety naman, the Mitsubishi Xpander has front airbags, ISOFIX tethers, ABS with EBD and brake assist, active stability control, traction control, hill start assist, and rear camera. Sa Suzuki Ertiga Hybrid naman, it has the following safety features. Front airbags, ISOFIX tethers, ABS with EBD, stability program, hill hold control, rear parking sensors, and reverse camera. Tito Vincent, yo! Kumusta naman ang pagmamaneho mo dyan? Oo, dinadrive na natin ngayon ang Mitsubishi Xpander GLS, top of the line. Pero bago ako, dapat ikaw muna. Kamusta sa'yo ang ride and comfort dito? Ride comfort is good, pare, kasi maluwag. Ah, ngayon, ride comfort ba yan? Pinaghiwalay ko pa yun. Siyempre, yung itong pag sasakay ka rito, baka hindi para sa masyadong elderly kasi nga mataas yung ano, height nitong sasakyan na ito. Pero, ito tahimik. Wala ako naririnig na ingay masyado sa labas. Kung meron man, hindi masyadong bothersome. Tsaka alam mo, maganda dito, yung ano niya, suspension. Ayan. Ang lambot natin kahit galing from an abrupt hump. Hindi mo ramdam masyado yung bug. Sa atin lang yung pagkakadyot niya. Oo. Di ba? Tapos, alam mo sa niya, isang trick sa NVH, type ng test para malaman natin kung maganda ba ang noise cancellation ng cabin ng isang sasakyan. So, ang ginagawa lang natin doon, tayo lang pagkatapos itong liko. So, ang ginagawa natin doon, binababa ko ng konti, itong driver window. So, yan. Maririnig mo ang mga ibon at ang hangin. Malaking factor yung hangin eh. Kasi lalo ngayon, nasa 40 tayo. Hindi mo naririnig lalato kapag pag sinara mo yung bintana. O diba, ganun kaganda ang cabin nitong Xpander. Tapos, ganun kaganda ang cabin nitong Xpander. Tito Vincent, okay dito kasi meron kang Type-C na charger. Fast charger ito eh. Tapos meron kang... Sabi mo nga kanina, no? Type-C siya. Oo, Type-C. Tapos meron tayong nakagistan natin na USB-A tsaka, or USB 3.
Kasi di ba, yung rectangle yun yung, eh, no, oh, usual. Nakagisnan mong ano, charging. Pero malaking bagay kasi yung fast charger. Pag nagmamadali ka rin. Oh. And na-appreciate ko, Tito Vincent, bukod sa bolstering, eh yung soft touch material dito sa ano, elbow rest dito sa center armrest, and then yung soft materials dito sa may ano, pintuan para sa elbows mo. Pagka yung kombinasyon na yon magkakasama, para kang nakaupo sa sofa. Ayan, tapos yung material dito, suede. Pag mainit, hindi ka masyadong mapapaso. At saka, ang disadvantage lang dito sa suede material, eh, it gathers dust. So, kung ikaw eh, may allergic rhinitis, no, kailangan minum ka ng gamot mo. Or magbaon ka ng vacuum cleaner. Palinis mo to, di ba? Pero tama nga yung sinabi mo, Stan, no? Napansin ko rin yan. Maganda yung quality ng seats kasi ito yung tipong kahit ano siya, cloth material lang or suede, sabi mo nga, hindi ko to hahamaking lagyan ng leather kasi feeling ko mababawasan yung lambot feel niya. Kasi parang nga siya sope eh, yung feel, ang lambot to. Tapos, syempre, mainitan tayo pag naka-leather. Pawisin pa naman ako. So, proceed naman tayo sa driving part dito sa Mitsubishi Xpander. And ang unang mapapansin dito, Tito Stan, ay ang kanyang magaan na manibela. Kasi hindi problema ang tight corners dahil na magaan nga ito. Hindi kasi siya katulad ng iba na magaan lang kapag nasa 30 or 40 kilometers per hour ka na. Dito, kahit at low speeds, very manageable. Hindi nababanat yung muscle mo dito. So, mga katulad kong tamad, okay lang. Pero hindi naman siya parang may steering wheel cover. Pero mas maganda na siya sa grip. Unlike before na, alam mo yun, parang gusto mo pa ng something na mas mahahawakan. Ito, saktong-sakto na eh. Kahit feeling ko kung maliit, mas maliit sa akin kamay mo. Ayan po. Feeling ko magugustuhan mo ito lalo. Lipat naman tayo sa isang small issue dito sa Xpander when it was launched. That is the transmission. Kasi when it was launched in Indonesia, sabi nga, meron na itong CVT. Pero pagdating dito sa Pilipinas, naka 4-speed auto pa rin. So, anong meron dito sa 4-speed auto? Well, maganda ang 4-speed automatic transmission ng Mitsubishi. Hindi siya masyadong naglalag, hindi siya nalilito at low speeds or crawling traffic, stop and go. Tsaka maganda ang response niya. Yun nga lang, nakita nyo nga kanina, nasa 17.5 kilometers per liter ang kanyang fuel efficiency dahil limit na yon ng 4-speed automatic. Hindi niya kaya mas maging efficient pa ron dahil kung bibilisan mo pa, medyo lalagpas ka na sa 2,000 RPM and kung babagalan mo naman, eh nasa 60 ka lang siguro. Mas maganda nga ang fuel economy mo nun pero napakabagal mo sa expressway. Sayang naman, haba ng biyahe mo, tipilex ka pa. Pero yun nga, no, Stan, dito sa 4-speed automatic na Xpander, huwag mo nang hamakin mag-overtake during straight or kapag naka-uphill kasi mahihirapan ang makina or masyadong malaking gas ang makukonsumo mo. So, mas okay na, alam mo yun, tanggapin mo na lang na for cruising lang to. Or kung mag-overtake ka, magdasal ka na may downhill para mas madali para sa sasakyan. Hindi siya mag-ingay ng... Pero tanda mo, Tito Vincent. Oh. Family car ito. Kaya talagang pang-cruising-cruising lang. May point ka naman doon, Stan. And totoo naman yan. Kaso kasi hindi naman laging ang may-ari ang may dala nito. Minsan, di ba, makikidrive si Junior. Oh. Kung si Junior yan, malamang wala akong lisensya. Hindi, meron na. 18 na si Junior eh. Oh, sige. Eh kung si Jacob nang hiram nito. edi 160. Hindi ko alam, paano yung nagagawa yun. So speaking of Junior, no, Stan, isang Junior dito sa cabin is the touchscreen. Medyo mapapansin mo talaga siya while driving. Lalo na katulad ko kayo na sumasamba kay Waze and Google Maps kasi 7 inches lang siya. Although, sabi ko kanina, 'di ba, medyo outdated yung interface. Nagiging modern naman 'yan pag activated na yung CarPlay and Android Auto. Yun nga lang dahil nga sa nature ng Waze and Google Maps, mas gugustuhin ko na mas malaki yung screen. So yun lang naman 'no, pero feeling ko kung kayo na may-ari nito, makakasanayan niyo mag-adapt sa medyo mas maliit vertically na Google Maps and Waze. Ako kasi nasanay ako sa phone na vertical. So alam mo 'yun. Mas ano eh, mas gusto ko mas malaking screen. Anyway, punta naman tayo sa body roll. Kasi Stan, pag dinala mo to sa winding roads tulad ng Talisay or Nasugbu, mararamdaman mo talaga medyo sumasayaw ko eh. Kaya nga, maganda ang ginawa ng Mitsubishi na suede seats. Kasi ang suede,
maganda ang kapit niyan sa cotton, which is usual material ng damit natin. Unless na lang naka-jersey kayo or yung mga dry fit, yun yung mga madulas. So kapag winding roads, dumudulas talaga kayo. Pero kami ngayon na naka-cotton, kapit na kapit yung likod namin dito sa upuan. And ang body roll naman nito Xpander is at the manageable level. Hindi siya yung sobrang Niniwala na sana talaga ako sa iyo eh. Alam mo, Stan, maniwala ka lang sa akin. Manalig ka lang. May sound effects ka pa talaga eh. Eh, kasi visual artist ako. Huwag mo na kamaking mag-sound effects, di ba? Visual artist, pero sound effects. Kaya ako lang trabaho eh. Kaya ka may sound effects kasi musikero ka. Ah, yun. Buti ka pa. Alam mong musician ako. Ako, hindi kong tinatanggap eh. Sige, kanta ka nga. Yung sa fuel efficiency. Pero kasi, ang maganda dito sa Xpander, at ang pambawi niya talaga, is meron siyang, pumiyok pa ako, is meron siyang cruise control. Hindi siya adaptive, standard lang siya. And hindi siya very customizable. Like, kung gusto mo ng mga 83, 84, walang ganon. Kasi by 5 ang increments nito. Pero dahil may cruise control siya, very hayahay sa highway. Hindi mo na kailangan... Ba't kang tatawa sa hayahay? Wala lang. Very hayahay siya sa highway kasi hindi mo na kailangan may constant pressure yung leg mo and feet dun sa throttle or maglilipat-lipat ka between the throttle and the brakes. Ang ginagawa kasi dito ng karamihan para sa mga walang adaptive cruise control ay nakaabang lang sa brakes. Tapos, kunyari, may humarang sa'yo, kailangan mo brake. Siyempre, magde-deactivate yung cruise control. Pero ang gagawin mo dyan, kapag okay na, i-re-resume mo lang, babanat ulit yung sasakyan. Hindi mo kailangan umapak sa brake. So, less movement for your feet, less movement for your leg, less fatigue. So, mas maganda talaga siya sa highway. And may mabagal na e-bike sa harap natin ngayon. Yun yung sinasabi kong, kaya niyo ba overtake yan? Pwede, e-bike lang yan eh. Pero kung diesel SUV yan, like Montero, Fortuner, hindi niyo ma-overtake yan, asa na lang kayo. So, tapos na tayo dito sa Mitsubishi Xpander. Balik na tayo sa base at tingnan natin yung Ertiga. Diba, Stan? Siyempre, tara. Hybrid yun. Okay, so dinadrive na namin ngayon ang Suzuki Ertiga Hybrid GLX, top of the line. So, bago ako, si Senpai Stan muna. Senpai, kamusta ka dyan sa second row and sa likod? I like the ride comfort. Medyo mataas lang yung armrest dito. Huwag ka lang manggigigil dahil baka masira ito. And dahil mataas ang headroom, eh, hindi maharangan yung aircon vents dito sa second row. Yung hangin niya diretso sa likod. Yes. So, yeah. Namimiss ko lang yung suede na quality ng upuan dun sa Xpander. Oo, iba talaga yung pagiging komportable nun eh. Ito is komportable pero alam mong hindi siya ganun ka-premium. Sobra ka naman. Hindi, premium pa rin pero hindi ganun ka-premium. Well... sa bagay. Diba? May point. Oh. Eh, ikaw naman dyan. Ako dito sa harap na Ertiga, ang napansin ko, medyo noticeably, mas magaan ang kanyang steering kesa dun sa Xpander. And mas gusto ko rin yung feel ng leather nito kesa dun. Ang ano ko lang, ang isa pang napansin ko, yung brakes. Medyo may resistance siya. Hindi naman siya matigas, pero parang antagal niya bago kumagat. So, nag-aalangan ako kanina sa humps, parang akala mo matatagtag ako, pero umabot naman. Yun nga lang, medyo kailangan ng sanayan kasi yun nga, hindi siya agad kumakagat. Although, feeling ko overtime, magiging mas okay yun. Sanayan lang talaga. And in terms of ride quality naman, maganda naman ang ride quality ng Ertiga. Kaya nga marami bumibili nito eh. Yun nga lang, talagang ginalingan ng Mitsubishi sa ride quality ng Xpander kasi... mas maganda yung nandun eh. Kapansin-pansin na mas maganda pa rin ang ride quality ng Xpander over the Ertiga. Kasi, mas malambot talaga eh. Okay, lalo na pag may humps. Ikaw rin pala eh. Anong ako rin? Ikaw rin pala eh. Pero alam mo, komportable upo rito. Alam mo bakit? Napansin ko yan. Ang bilis mo nakatulog kanina eh. Kasi nga, ang maganda dito sa Ertiga, yung ergonomics niya. Although hindi siya sofa-like yung chair quality, yung ergonomics mo in terms of seating position, maganda. Kahit na medyo naka-straight ka or recline mo, hindi sobrang comfortable niya. So yun nga, no? Kahit medyo naka-straight ka or mag-recline ka ng konti, comfortable pa rin siya. Oo, kumbaga, hindi siya ganun kalambot, hindi siya ganun ka-premium, pero it does its job. Oo.
And ano yung job na yon? Eh, kailangan komportable. Oo, walang back pain. Yes. Tapos, isa pang dito sa driving quality ng Ertiga, no? Medyo mas masigla yung output niya kaysa sa Xpander kahit na medyo similar sila ng figures and pareha silang 4-speed transmission. Feeling ko hindi naman nakaka-apekto dun yung pagiging hybrid nito kasi mild hybrid lang yun eh. Dapat wala pa siyang effect sa throttle output. Pero kasi, sa tuning ng transmission, medyo mas mabilis tong sumigaw. Yun nga lang, dahil 138 Nm of torque lang to, hanggang sigaw lang siya, hindi siya gumaganon. Pero expected naman, gasto, hindi to diesel eh. So yun nga, no, Stan, in terms of NVH naman, sabi mo kanina, medyo okay naman to, which is true. Okay yung NVH nitong Ertiga for its price point. Hindi mo masyado rinig yung kalsada ngayon, and wala masyadong, eto, may kalsada na sa harap natin, hindi natin masyadong rinig ang traffic. No, pero compared yun, to the Xpander, yun mas maganda ko, yung NVH ng Xpander. Oo, wala mo kasi ako inuunahan. Ayan. Pero yun nga, totoo yun. Oh. Parehas kami ng opinion dun ni Stan, na it's good for, kumbaga, ito yung standard, nandito yung Ertiga, pero medyo nakaangat pa yung Xpander. Ganyan mo. Ganyan. Oo, mga ganun. Oo. Isa pang napansin ko dito, balik tayo sa 4-speed automatic, no? May same quirk siya ng Xpander, which is at high speed, hindi ka na pwedeng mag-overtake kasi mahihirapan yung sasakyan and you'll be wasting your gas. Sayang naman, nag-hybrid ka pa kung sasayangin mo gas, di ba? So, kung mag-overtake at high speed, or sa highway rather, hintayin mo na lang yung mga pababa para mas madali para sa sasakyan, hindi siya masyadong masastress. Tapos, ang isa pang napansin ko dito, whoop, tignan mo tong liko na to. Na, hindi niyo nakita, di ba? Pero nakita niyo si Stan, hindi siya masyadong gumalaw. That's because dahil sa lower ground clearance ng Ertiga, medyo mas bawas ang body roll niya compared sa Xpander, isa sa mga upside dito sa Ertiga. Alam mo, Tito Vincent, tama ka. Tama ka, Tito Vincent. Alam mo, kasi nga, ang MPV kilala sa body roll, eh, ito dahil mababa, hindi mo masyadong nararamdaman. Tsaka dahil nga wala siya masyadong body roll, na-offset niya yung pagiging mas madulas ng fabric quality. So, di ba sa Xpander, madikit yung damit natin na cotton? Kasi yung suede niya, makapit yun sa damit. Ito, kahit mas suave siya, mas dumudulas, hindi tayo masyadong sumasayaw dahil nga wala siyang masyadong body roll. And isa pang maganda dito sa Ertiga, although meron din naman sa Xpander, meron tayong cruise control, so madali pa rin tayo makapag-drive sa highway, hindi natin kailangan laging may constant pressure sa throttle. And syempre, Stan, no, dahil itong Ertiga ay isang mild hybrid, although mild lang naman, mas fuel efficient pa rin siya, which is a big plus sa kanya when you're driving out on the highway and in the city. Of course, mag-iiba yan kung mabigat ang paa mo, madiin ka tumapak, or lagi kang gigil mag-overtake even inside Commonwealth. Pero kung bayayad ka lang naman, parang si Dolphy, hindi ka mag-aaksaya ng gas and magiging maganda ang fuel efficiency mo, masusulit mo talaga yung pagiging mild hybrid nitong Ertiga. Kasi tulad nga na sinabi sa engine, tulad nga na sinabi namin kanina sa engine spill, ang highway nito ay maabot ng 19 plus. Tapos in the city at light traffic, nasa 14 plus. So very, very efficient siya and very frugal in terms of fuel efficiency. Kumbaga, sumisip-sip siya ng sesto sa maliit na straw. Hindi siya yung straw na zago na... Pero alam mo, Tito Vincent, ito ang... Oh, at least. Pero Tito Vincent, at least, yung Suzuki ay nagpapasok ng hybrid car sa pinakamabentang segment. Tama. Which is the MPV. And ang pinaka-first na hybrid MPV dito sa Pilipinas is the Ertiga, which says a lot sa positioning ng Suzuki here in the Philippines. So, ano, let's do the outro. Oo, bumalik na tayo sa base natin. Sige, pumunta na tayong Laguna. Oo, sa Laguna na tayo eh. O, Stan, lagi mo tinatanong ano dito sa dalawang to ang boto ko. Oo nga, alin dyan sa dalawang yan ang boto mo? Eh, ikaw mauna. Pwede, bago yan, recap muna tayo ng preso. Napabiti naman to. Oo. The Suzuki Ertiga Hybrid GLX is priced at 1,153,000 pesos. And the Mitsubishi Xpander GLS ay nagkakalaga ng 1,198,000 pesos. So Stan, ulit, alin dito sa dalawang to ang boto mo? Well, hindi kita titigilan doon. Oo, para sa akin, no, dahil ito, para sa akin, kanya-kanyang ano yan, choice yan. Depende kung sino kasama mo sa bahay, sino isasama mo sa sasakyan na yan.
kung sino kasama mo sa Inday? Hindi, hindi si Inday, grabe. Hindi, kasi kunyari may mga kasama ka senior, lolo at lola. Hmm. Mga magulang mo na senior, no? Kailangan baba yung ground clearance. Kaya okay sa akin yung Ertiga, tsaka bukod dyan, hybrid eh. Hmm. Diba? Mas mura pa kung pwede mong ipangnegosyo. Mas practical itong Suzuki Ertiga GLX Hybrid. So, tsaka matipid sa gas, ha? So, eh, ikaw, anong pipiliin mo? Well, ako kasi, dahil madalas akong dumadaan sa mga traffic na lugar, pipiliin ko talaga yung Xpander. Dahil lang meron siyang electronic parking brake with auto brake hold. Kasi ang talagang, ano bang masasabi ron? Braking point or pain point? Pain point. Mm. Ang pain point ko talaga sa driving, yung pag umaapa ka ng preno. Mm. Tapos, kunyari, ayaw mo nang mag-shift sa park eh. Mm. So, nakaapa ka lang sa preno sa stoplight or minsan pag stop and go traffic, apa ka ng apak, tapos lipat ng lipat yung paa mo, gumawa ganun. So, sumasakit yung dito mo eh. Kaya sa akin, napaka-useful ng electronic parking brake with auto brake hold kasi apakan ko, diinan ko, pwede ko nang bitawan. Hmm. Hindi siya kakalas, hindi siya aandar, pero konting apak lang sa throttle, aandar na ulit. Hindi ko na kailangan mag-ganon-ganon or ganyan-ganyan ng handbrake. Ba't ka gaganyan-ganyan sa kotse? Ay, hindi. Ano yun? Pag may ano yun, delight. So yun, para sobrang crucial sa akin ng electronic parking brake with auto brake hold. Tsaka, maganda itsura na Xpander eh. I mean, na-appreciate ko yung pagiging demure ng Ertiga. Pero kasi minsan gusto ko ng konting yabang sarili ko tsaka sa gamit ko. So, Xpander ako. Mahilig ka sa mga chrome-chrome? Hindi naman, pero mahilig ko sa matulis. Ah. Para nakakatusok. Naman lang. Wala, sa akin, Suzuki. Alam mo bakit? Bakit? May Suzu ka na. May Kika pa. Ah, okay. Okay ka dyan. O, di ba? So, I'm your host, Stanley Chi, ang new senpai ng Turubuan. And ako si Vincent Villa, ang senpai ng Tulugan. Like and subscribe to Philkotse's YouTube channel kasi ang target natin this year, 400,000 subscribers. Grabe kaya, yung target mo. Yo, eh, siyempre, kailangan meron ganun every year. Ha? Huwag yun ang paabuti ng mahal na araw next year. Like and subscribe sa YouTube channel ko. Meron akong Facebook, Instagram, TikTok. May sarili akong YouTube channel. YouTube.com. Oh, YouTube.com/StanleyChi. Oh. Tsaka siyempre, eh, yung podcast ko, Underpaid with Stanley Chi sa Spotify and Apple Podcast. Tsaka suportahan niyo tong collaboration ko with Linya Linya. Ayan, no? Sus! Ayan. Sus! Laking manual pero matik magmahal. So, paano ba yan? Kita-kits tayo sa next video dito lang sa Philkotse. Bye-bye! Matik magjabol. Thanks for watching! For the latest news, reviews, and anything you want to know about cars and car ownership, visit philkotse.com. Follow us on YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify para hindi ka huli sa usapan. Tandaan, kotse ba? Philkotse na!